Asaho, sa wikang Arabic ay nangangahulog ang pagkalimot. At kahit sa ating pagdarasal ay hindi maiiwasan na tayo ay makalimot o malito sa ilang parte ng dasal, kaya tayo ay may tinatawag na sujud asaho. At ito ay dalawang sujud o pagpapatirapa sa huli ng ating dasal upang maging kapalit sa anuman ang ating nakalimutan o nakaligtaan mula sa mga obligadong parte ng sala. At ito ay maaari nating gawin sa lahat ng dasal, ito man ay obligado, sala o kusang loob. Tatlo ang dahilan ng sujud asaho. At ito ay dahil tayo ay may nagawa na dagdag, kulang at pagdududa sa sala. Kapag tayo ay nakalimot at nakadagdag sa sala, katulad ng sobrang pagyuko, pagpapatirapa o pag-upo, kinakailangan na tayo ay magsagawa ng sujud asaho pagtapos ng taslim. At kung tayo naman ay nakalimot at nagkulang sa mga haligi ng sala, katulad ng pagyuko at pagpapatirapa, kinakailangan na ito ay ating gawin upang pagkumpleto sa ating sala at magsasagawa ng sujud asaho pagtapos ng taslim. At kapag ang ating kulang naman ay obligado sa sala, katulad ng pag-upo para sa unang tashahud, ito ay hindi na kinakailangan balikan at magsasagawa lamang ng sujud asaho bago magtaslim. At sa pagkakataon naman na tayo ay may duda sa ating sala, hindi sigurado kung tayo ba ay nasa pangatlo o pang-apat na bilang, dito ay ating kukunin ang mas kaunti dahil yun ang kasiguraduhan natin, kanyang pangahawakan ng tatlo at hindi ang apat at magsasagawa ng sujud asaho bago magtaslim. Buod ng ating nabanggit, sinasagawa ang sujud asaho bago magtaslim kapag nakaligtaan ang wajib obligado sa sala o tayo ay nagkaroon ng duda sa bilang. Ang sujud asaho naman pagtapos ng taslim ay kapag nakalimot ng rukun o haligi ng sala, ito man ay dagdag o kulang. At kapag ang sujud asaho ang mismong nakalimutan, isagawa pagtapos ng taslim, ito ay dapat balikan, maliban na lang kung sobrang tagal bago ito naalala, hindi na kayang habulin at nasira na ang wudu, hindi na ito dapat balikan. Kung ang imam ang nangunguna sa sala ang nakalimot, ang mga ma'mum ay susunod sa sujud asaho, sila man ay nakalimot rin o hindi. At kapag ang ma'mum ang nakalimot at hindi ang imam, hindi na kailangan ng sujud asaho ng ma'mum. Sa pagkakataon na nakalimot ng maraming beses, sapat ang isang beses na sujud asaho. Naiulat ni Abu Huraira radiyallahu anhu na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, darating ang satanas sa inyong sala para guluhin kung saan kayo ay magdududa kung ilan na ang inyong nadasal at kapag ito ay nangyari, kayo ay magsagawa ng dalawang pagpapatirapa o sujud asaho.